Yes, ma'am. Gusto ka na ba? Kami okay, gusto. Ay, di ba ito? Hindi naman ito live, no? Hindi. Parang naman yung pinabroadcast ko, makabaston ka. Bakit ka na ano? Dati na, ma'am, di mo na nakikita. Pag nakikita ka na, nakaupo ka na kasi. Apo. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, ano po yung ano, today? Kami na, ma'am. Ano po yung hindi natin makakalimutang memory kahit ano, nakakatawa ni Miss Gina? Yung parang happiest o funniest memory mo sa kanya? Happiest, funniest, most memorable memory ko sa kanya. Ang dami! Ang dami! Yung pinaka hindi ko makakalimutan na memory ko kay Gina Lopez ay muna nung nag-reopen yung Children's Village. So, syempre, nagpunta siya, di ba? Nung anniversary namin, ito lang Feb. So, daming VIPs, ang daming mga big names, di ba? In government, in the private sector, pati mga VIPs natin dito sa network. Pero, ang hinanap niya, yung mga house parents. Oh. Sa akin, very inspiring yun, di ba? Kasi, mga projects na yung focus natin minsan, di ba yung bida? Yung bida, yung mga may pangalan, may pera, di ba? Yung mga malakyat na iambag. Pero yung mga nag-ambag na pagod, oras, at panahon, hindi natin sa naalala. So, hinanap niya sa akin yung house parents. I want to talk to them. And dahil busy na siya, may bago na siya ng grupo, yung I Love Foundation, may marami na siyang mga pinagkakakalahan. Yung Children's Village kasi, that's an hour and a half away from Manila. So hindi na siya masyadong nakakapasyal. So dito na lang kami nag-meeting yung mga scholars natin na nasa Manila. So sabi niya, I want to talk to them. Sabi niya, gather them, the social workers, the house parents, and I want to explain to them how important their role is. So, lahat ng house parents, may pictures nga, pinost ko sa Facebook ko. Sila, dun sa dining area. And then, explain niya, sabi niya, ito yung lagi niya itong script, no? Pag may mga kausap siya, lagi niya tinatanong, do you feel small? Are you small? Tapos, di syempre, sasagot yung mga tao. Sabihin sa kanya, yes, no, you shouldn't feel small. Because if you feel small, you will be small. Do you have love in your heart? Sabihin mo kanya, yes, good. Because if you have love in your heart, everything's possible. If you have love in your heart, you have God in your heart. So, pag-iisip mo, parang napaka, ano naman, parang napaka motherhood statement naman, di ba? Mola na. But if you covered her during her DNR days, lahat, panoorin nyo lahat ng footage nyo, lagi siyang may ganyan. At yun din ang binili niya dun sa house parents. Kasi first time ng house parents na makausap siya. December kami nag-reopen, February yung anniversary. So, sa akin, napaka-inspiring nun. Kasi sa dinagal-tagal at ng pag-uusap namin ng mga house parents, hindi ko nagamit sa kanila yung linyang yun na have love in your heart, you know, always feel you're big because you can be big and you're meant to be big. So, yun yung mga lagi niyang pinapaalala. And napaka-importante nun kasi yung mga house parents namin sa Children's Village, naalagaan nila mga batang hindi nila anak. So, kailangan yung pasensya mo, abot-abot talaga. Diba? In fact, sabi niya dun sa mga house parents, they're not always angels, sabi niya. Kasi mga bata talaga, syempre cute-cute nila pero sa totoo lang, diba? Matitigas din ang ulo, ganyan. So sabi niya, they're not always angels, but always remember, that's why you are here. That's why you should always have love in your heart. Because if you have love in your heart, everything is possible. So yung tapos binilinan niya, parang siyang nanay, nagbibili siya. Pwede kainin ng mga bata. Eh, since siya kasi healthy-healthy, di ba? Kaya pa kainin ng pork. Ano yung mga
pamilya niya. O, tapos sabi niya, make sure they wake up at this time, make sure they pray, make sure they get... Isang dami niya talagang pilit. Of course, at that time, hindi mo naman inisip na huling pagkakataon na niya makausap sila, no? Kasi nagulat ako na she was very detailed, and then pinakopan niya ako ng pen and paper. O, Jing, write this down. So, pinalista niya talaga lahat ng mga bilis. So, yun yung pinaka hindi ko makalimutan as far as her relationship with the children is concerned. As far as being a boss, I'll always be very grateful for all the support she gave me. When she invited me to join Bantay Bata, to head Bantay Bata, kasama niya noon si Tita Susan na paano yung managing director. So the first time they asked me, like, I'll think about it. Kasi close to 2 decades na ako broadcast journalist. So medyo ibang track yung haharapin ko. Although, well, she explained that she offered it to me kasi alam niya off-cam, yung advocacies ko for children. So sabi niya, it's not about time. You're off-cam and on-cam will be aligned. So next time we discussed it, like, oh, I'll pray over it. Pero nung third time, quiet na rin ako. Dinasalan ko siya for so long. And, pero ang, as a boss, I'm very grateful that she has total support, total trust. Bantay Bata is a food organization. Been around for more than 20 years. And just like any organization, marami siya problema, marami kailangan ko iusin, to level it up. Pero total support siya talaga. Lagi niya sinasabi, that's why we chose you, because we know you're bringing fresh ideas, new blood to the organization. And then at that time, DNR secretary siya eh, when they got me. So lagi niyang, pag nag-uusap kami, syempre sa kanya ko hinihinga yung mga challenges, no? Sa Bantay Bata. So, lagi niyang sinasabi na, and then nahihiya rin ako kasi compared sa problema niya sa DNR, ako lang doon lang. Problema ko, di ba? So, pero kahit na busy-busy siya, nandun siya lagi. But were you able to say everything you want to say before she left? Hindi. May mga kulang pa sana. May mga gusto pa sana sabihin sa kanya. Siguro ano, yung pagpapasalamat nandun pa rin. Pinag-usap kami. Yun, sobrang kotang-kota ko. Lampas-lampas. Especially pag, kasi minsan yan, in the middle of the night, detect siya, nakawag siya. Kaya nga minsan isipin mo, natutulog ba to? Kasi nag-usap kami ng alauna. Tapos, pagkita ko sa email ko, may email ako ng alas 4. Tapos, pag-isip mo sa umaga, may miss call ka. Sobrang ano. Pero, siguro ang hihingiin ko pa sana payo sa kanya, kung paano maging kasing inspiring yan. Kasi para sa akin, biyaya yun eh. And that's something I would really want to become. To be a blessing to others. The way she was a blessing to me, and she was a blessing to other people. Kasi, baliwala naman lahat ng ginagawa natin, di ba? And then some of the people we meet, like kayo, pwedeng first and last time ko na kayong mamimit. Pero yung impact niya kasi sa bawat tao na mimit niya, ramdam mo na she's a blessing to that person eh. Ramdam mo na you're special to her, kahit na first time mo siyang na-meet. Yun sana, no? I'd want to learn that. Yun yung feeling ko kulang pa. Sana mas nakapag-usap pa kami. GL, ano bang secret mo sa ganyan, di ba? And then yun nga, hindi siya nagtatanim. Nung fight for the commission on appointments. Siyempre, may part ako ng media, yung siya lang advise sa akin eh. What do we do? Paano yung mga statements ko? Anong gagawin natin? Siyempre, matigas ulo niya kahit na magsabihin mo siya. Tingin sa mga nasusunod. Kalma lang. No, no, but they're ganyan. Pero yung mga sinabi naman ni ELP kanina, di ba? Kahit alam niya na may mga hindi sumuporta sa kanya, hindi siya nagtatanim. Hindi siya talaga nagtatanim. Kaya yun,
dapat din nating matutunan. Curious po ako, ano po yung naging reaction ng mga bata and house parents sa challenge reaction? Oh, ano malamang wala? Nabigla sila. Kasi pati yung mga bata, Mami Gino yung tawag sa kanya. Lalo na yung mga dati pa niya, talagang araw-araw na inaaruga. Kanina nakita natin yung video, no, si Jessie. Jessie's child with special needs. Yes, what is it? And he's now 28 years old. 7 years old, nung nirescue siya ni Gina. Siya, pinapain. So, matagal na nung lumalaki siya, nakikita naman sila. Binibisita siya ng GL, tapos magaling siya mag-painting. So, ano pa siya, art exhibit. Pero matagal na rin mula lang sila nakita. So, nagulat ako nung pumunta siya kahapon. Yung video kanina, that was taken yesterday. Nagulat ako, nakilala niya pa rin niya. So, totoo siguro yung sabi nilang the heart remembers, the heart will never forget. Because autism is a problem with the mind, no? But the heart will never forget. So nung nakita niya kahapon si GM, yung Mami Gina, ganun siya nang gano'n. Mami Gina, I love you, Mami Gina. Tapos sabi namin, oh, let's pray for Mami Gina because she's having it. So, nasan naman siya, sabi niya, our angel in heaven. So, dasal ng bata. Pero doon talaga ako nabigla kasi hindi naman sila nakikita na recently. And yet, naalala niya, no, si Gina. So, yun. So, siya yung pinaka magulat ako. Kasi lahat naman mga dati niyang alaga, yung mga house parents namin, dating employees, lahat nagpuntahan. Parang bigla ang reunion nga yung nangyari. So all of them were shocked. But it was Jessie's reaction. I'll forever. Thank you po. Thank you, ma'am.